Okay, so welcome back po ulit guys sa ating channel, StockPlay. At ngayon po ay mag-update po tayo sa cryptocurrency. And by the way guys, kung gusto nyo pong mag-invest sa crypto, so don't hesitate po na kayo ay mag-message sa atin sa Facebook page and sa may Investagrams. So yung link po is nasa description box. Ayan. Okay. Tapos kung wala pa po kayo account, is pwede nyo pong gamitin yung ating link na nasa description box. Tapos meron po kayong less 10% sa lahat ng mga trading fees. Ayan. So malaking bagay po yun para sa atin, especially sa mga magta-try sa crypto. Ayan. So let's start with Bitcoin. And kung papansinin natin, so medyo maganda ngayon si Bitcoin, ano? So bakit? Kasi based po dito sa 4 hour chart. Oh, ayan. So meron tayo ditong trend line which is downtrend, ano? Ayan. So sa part po na to is nag-break out kahapon. Ayan. 27 siya nag-break out So break out, then right now is throwback to. So sa part po na to kay Bitcoin guys, is tignan natin kung mag-hold dyan, then kung siya ay magkikreate ng higher high. Ayan. So for now kasi is nagbi-build up pa lang to ng strength, no? So still there is no assurance na siya ay okay, talaga magra-rally papataas. Pero ayan. So sa part kasi na to is medyo nag-hold kaya medyo maganda yung pangitain na to, no? And kay Bitcoin. So this is for the 4 hour chart. So sa daily chart, kung titignan natin yan, ayan. So medyo bearish. Ayan sa part na to, no? So para siyang spinning top dito sa daily chart. Kaya kung babalik po tayo sa 4 hour chart, there's a chance, no, na siya ay malalaglag if ever na hindi po siya mag-hold dito sa may support level natin. Si support level is nasa 54. Ayan. $54,000. Okay? So sana mag-hold dyan, then mag-push papataas to make a higher high. So for now, ayan. So ito muna, ano, for Bitcoin. Ayan. So medyo maganda naman siya. So yun nga lang, sa daily chart is medyo hindi po siya okay. Ayan. So bukas tignan natin kung siya ay magko-close ng maganda, no? Ayan. So 8 AM ang kanyang closing. Ito. So sa 1 hour chart, okay, so medyo okay naman dito at medyo nagra-rally. Ayan. Tapos dito kay MACD, good. Ayan. So we have higher low sa histogram and possible nga magkaroon to ng crossover, no? Pwede. Ayan. So pwede po siya mag-rally. Tapos dito rin sa stock RSI natin is oversold siya. Ayan, no? So oversold guys. Ayan. So there's a possibility na magra-rally to based sa ating 1 hour chart, no? Pero this is for short term. Okay? So for now, let's see. So dito guys, yung ating possible resistance is dito. Ayan. So pwede, no? Ayan. So, okay, around 55,500 level. Ayan, so pwede siya mag-rally dyan, ano? So, this is a retest possible.